sa buhay na ito. Makakamitlat nito, makubuhanan nito, tatapak tayo doon sa lantay na dito, doon sa 24K, meron lang tayong katangian, ang katangian natin, tiniwala ang bawat sa atin sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay doon sa Panginoon. Gaya ng pinagahan kami sa sakyo, kung ganun ang magiging paraan natin, malaki ang pag-asa, mga kapatid. Kung paano, sabi nga, dadaanan mo ang tinig, dadaanan mo ang tinig para makuha mo yung milyon, makuha mo yung bilyon. Gayun din na paraanan, mga kapatid, itiwala natin ang ating mga sarili kasama yung pag-asa nito. Makakalit natin ang mahalagang gintong ito, itong naglalakihan na mga batong ito. Alas na ito, pagkat ito, ito po, hindi lang bilyon, trilyon, napakalaking halaga ito. Ito yung makakamit natin sa sandali na ipagkaloob natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon Diyos. Bigla lang naalala ko ang Pastor Rivera. Noong minsan tinatalakay ko sa mga. Noong po ako'y bumaba, panayakala din sa akin. Sabi sa akin, pero hindi po yun ang point. O baka kasi meron din sa inyo magbilang na hindi po yun ang point. Yung mahalagahan ito. Meron pa nga na hindi ko lang po natin face. Meron mahulugan ang bawat pernas na ito. Asinto, potasyo, aspe, esmeralda. Meron po mga hulugan ito. Kaya, kung mapapansin natin, napaka-importante itong gawain ito. Hindi po biruan. Pagka po kasi ang katawan ni Yeshua na ninyo sa pagsamba, merong isa sinasabi ang manlalakasulatan sa pagsasani ng katawan. Ito mismo yung katawan ito. Nasasani ito. Pag hindi sinanay mo doon sa pagsamba, sinanay mo yung iyak, yung anak na sumasamba, alam niya nang gagawin. Pero kung ngayon lang sasamba yung iyong anak, ito yung maliit ko. Kaya ako lang siya nasasama sa ganito, mga kapatid, ang sabi ko, we got join the party. We attend the party. Party? Galihan na po yun. Kahit na po sa ganung paraan, sabi nga ng Apostol Pablo, hinuli kita sa daya, pero ang tanong, dinaya ko ba kayo? Yung pumbata sa ngayon, hinuli ko sa daya. Pero kailanman hindi ko siya dinaya, pagkat meron siyang mamanay. Pagdating ng panahon, pag dumating na yung panahon, meron na siyang tiwala. At yung tiwala yun, kinauhawa na niya, hinahalap na niya ang Panginoon. Meron mamanahin, milyon, trilyon, malaking halaga. At ang sabi nga, pagdating mo roon, wala nang hirap. Ni ka pang lawan man, ni uhaw man, wala na pag dumating. At ikaw ay nalagay roon sa isang lupain, bangong Jerusalem nakita ng lalaki si Juan mananaw mula sa langit. Hindi na kayo magro-roon din ng 20-20. Wala nang buhaw roon. Hindi na kayo bibil ng yelo sa kapatid na Chris. Wala nang buhaw roon. Hindi nyo na kinakailangan ito. Doon! Wala nang ilaw roon. Ha? Wala nang ilaw roon. Kompleto roon. There's a light without generator. Kompleto, mga kapatid. Walang kalungkutan. Wala nang luha sa dako nyo. O sige nga, di ba napakahirap lumuha? Bakit? Nalungkot ka eh. Nawala yung mahal natin sa buhay. Inaasahan natin, may kakain tayo sa ganyang panahon. Nabaha? Nadaanan ng bagyo, kalamidad? Lumuluha tayo. Lumuluha tayo. Doon hindi ka na mag-aalala. Hindi ka na mag-aalala. Pero pag wala kang tiwala, mga kapatid, wala kang mamanahin. At kung wala kang mamanahin, anong kalugan? Wala kang tiwala sa ating Panginoon Diyos. At ngayon, kung wala kang tiwala, ano ang pinakamasakit na pangyayari sa iyong buhay? Ganito, babasahin ko.
ano ang pinakamasakit o kasamaan ng taong walang tiwala sa Diyos? Nakikita niyo rin ito sa ating paligid. Siyang may sakim na diwa. Iyon po ninyo. Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalita. Ngunit siyang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Pagka ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ang sabi ng Banal na Kasulatan, siyang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Ito ayaw mo nga kung may bahay. Yung salitang tataba. Dahil sa katawan. Pero doon sa pag-iisip, sa kaalaman, sa pananampalataya, pag ikaw ay may tiwala, doon sa ating Panginoon Diyos, hindi yung katawan mo tataba. Kung hindi ang iyong kaalaman, ang iyong kaisipan, ang iyong pagtitiwalay na ako, yan ay tataba. Kaalaman. Pero sa taong walang tiwala, ano ang pinakamalungkot na pangyayari sa kanyang buhay? Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan. Ano ang ibig sabihin? Pagka ikaw ay walang tiwala sa Diyos, sabi niya, may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan. Kung yung sa tao na may tiwala ang sabi tataba, ibaligtad natin sa tao na walang tiwala, ano nangyayari? Pumapaya yung kanyang kaisipan. Pagka ang tao'y tumataba, ang ibig sabihin, healthy. Di po ba? Pero yung tao'y tumapaya, ano ang tawag dyan? Malnourished. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung tao na may tiwala sa Panginoon, tumataba at nagiging healthy yung kanyang kaisipan. Kung ikaw ay tao na hindi tinitiwala, dahil sa ating Panginoon, ang iyong isip, ang iyong diwa at ang inyong kaisipan ay nagiging malnourished. Umiikse. Pansinin po natin sa ating paligid, yung mga tao na sa ating paligid na walang tiwala sa Panginoon, tingnan nyo kung magpayo. Pagka kayo ay ninakawan ng manok, itanin ninyo sa mga tao walang tiwala sa Diyos, ano gagawin nyo? Ano iyakaw sa inyo yan? Magkakawan ng manok. Hindi ba? At hindi lang yun. Dalawahin mo ba yung katalalo ka makagalit? Isama mo na yun kay kaso, tatawin yun eh. Pero kung sa taong mayroong tiwala at tumaba ang kanyang kaisipan, lalo pa nga sa kanyang pananampalataya, ano iyahatong ito? Pabayaan mo na. Ha? Baka nagugutom yan eh. Nakatulong ka pa. Babalik sa'yo ng Diyos yan. Bukas makalawa. Ha? Hindi manok lang ang nasa'yo, baka may ari ka ng papo. Hindi po ba? Makikita niyo yan sa paningin ninyo. Pagka ang tao'y mayroong tiwala sa Panginoon, mataba ang kanyang kaisipan, mataba yung kanyang pinagkukunan, kung ano ipapayo sa kanyang kapwa. Pero yung tao, ha, na malnourished, halayo, maski sa ating paligid, ha, pagka ikaw'y sinakta ng iyong kapwa, ano sasabihin niya? Umili ka ng baril, patayin mo. Diba? Sa tao na may tiwala sa Panginoon ang payo, pasensya ka na, mayroong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Itiwala mo ang iyong sarili, ang iyong problema sa mo. Bakit? Mataba na eh. At kayo man, mga kapatid, kayo man naniniwala ko, doon sa matagal nating pagsasama-sama, mataba na. Ha? Mataba na ang inyong kaalaman. Hindi na kayo magpapayo ito, pero pagka ang tayo nagpapayo ng negative, tandaan ninyo hanggang ngayon, malnourished at walang tiwala sa Panginoon. Walang pag-asa. Hindi niya inaasahan ang Panginoon. Right? Kaya kayo mismo sa inyong sarili, malalaman niya, una, gusto ninyong laging kausap ang Panginoon. Lagi ninyo siyang kasama. Gusto ninyo maglingkod sa kanya. Bakit? Uhaw na uhaw kayo. Para kami yung pusa. At nag-uhaw na uhaw. Pangalawa, kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, tataba ang iyong kaalaman. Magpapayo ka ng tama at papayuan mo ang iyong sarili ng tama. Pero pag binaligtad natin, hindi ka mahulong mauhaw sa Panginoon at ikaw ay may merong malnourished
ng principal. Nagkakaibigan po tayo ron, mga kapatid. Ngayon, ano ang magiging pagkatao ng taong may tiwala sa Diyos? Ano ang kanyang kalagayan? Babaktaw na po ako ng iba, binaktaw ako na po ang iba dahil ang oras po natin, baka po yung tiwala natin lumagay sa sikmura. Ito po. Pero kayo po kung baktawan itong portion nito, mga kapatid. Sa sulat ng lalaki ni Jeremias, gaya ng aking binasa kanina, ganito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa kayo Panginoon. Tanong, bakit? Sapagkat siya'y magiging parang punong kawin na itinim sa tabi ng puno at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarti, kundi ang kanyang daw ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ano ang kalagay ng taong merong tiwala sa Diyos? Siya magiging parang puno tayo ay itinim sa tubig o sa tabi ng tubig. Nag-uuga. Hindi siya natatakot kailanman na magkaroon ng pagkatuyo. Ibig sabihin, ano nga ang mangyari sa kanyang buhay, hindi siya tatakot. Hindi siya nababalisa. Bakit? Sariwa. Palagi pagkatuyo doon ang kanyang maugat ay nakasuso doon sa ilalim ng lupa na nandoon yung batis. Pagka ikaw ay mananampalataya at may tiwala sa Diyos, hindi ka matutuklasan na babalisa sa buhay na ito. Ni masumpungan na ng pagkatakot. Pagkat ang pagkatakot sa Diyos, tandaan po natin, iba yung pagkatakot ng tao sa pagkatakot ng Diyos sa Diyos. Dito, pag natakot ka, iba. Sa Diyos, dapat ang niyang natakot ka. Paano yung pagkatakot sa Diyos? Sundin mo yung kanyang mga utos pagkat hindi buong katungkulan mo. Pagka ikay natakot sa Diyos, hindi ka lalayo. Kung hindi lalapit ka pa nga sa Kanya, bakit? Pagkat yun ang katungkulan mo, yung magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ngayon, sa buhay na ito, ano magiging kalagayan mo pagka ikaw ay may tiwala sa Diyos? Ang sabi, ang iyong sarili, parang puno, na laging nakaagapay sa tubig, kailan may hindi natatakot matuyo sa pagkatuyo, hindi natatakot sa bagyo, matatag ka pagkat nandoon ang tiwala mo sa Diyos. At isang bagay ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito'y pangako ng Diyos, ito'y huli. Sa ating talata, sa umagat ito, tandaan po natin ito, huwag niyong kalilimutan. Sa ating mahihirap, huwag niyo itong kalilimutan. Basta clear lang tayong tiwala sa ating Panginoon Diyos, ganito ang pahayag. Ako'y naging bata at naging matanda. Gayunman, sabi niya, gayunman hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpalimos ng tinapa. Ulitin ko, unatin ito, ako'y naging bata at naging matanda. Gayun ba'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapa. Ano ang ibig sabihin? Huwag kang mabalisa sa araw na ito o sa araw ng bukas. Kailanman, sabi at ito'y pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang nagsasabi, nagsasaysay, ako'y naging bata hanggang sa ako'y tumanda, doon sa panahon ng kanyang pagkabuhay, nakita niya ang pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Gayunman ang sabi, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ng Diyos, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ito yung pangako noon, hanggang ngayon, eksistido ang pangako nito, na kailanman, doon sa taong matuwid, ni ang lahiman niya, hindi niya pababayaan na magpalimos ng tinapay. Tandaan po natin ito, mga kapatid, pagka tayo may tiwala sa Diyos, kailanman hindi niya tayo pababayaan ni ang ating lahi ay magpalimos ng tinapay. Magandang tanghali po sa inyo lahat.